Nailibing na ang pinaslang na car racer at negosyanteng si Isabelo Bong Hilario, pero hindi pa rin malinaw ang motibo at kung sino ang nasa likod ng krimen. Kaya patuloy na humihingi ng hustisya ang pamilya ng biktima. May ulat on the spot si Sherry Ann Torres. She? Yes, Rafi. December 3, pinatay ang businessman at car racer na si Isabelo Bong Hilario sa kanyang bakuran sa Bankers Village, Antipolo City. Pero hanggang ngayon, nananatiling isang malaking question sa kanyang byudang si Connie kung ano ang rason sa pagpatay sa kanyang 46-year-old na asawa. Kaya naman sige ang apela ni Connie para mabigyan ng hustisya ang kanyang asawa, gayon din sa mastermind at pumatay dito na sana ay lumantad na at maawa raw sa kanya at kanilang tatlong anak na biglang inagawa ng anya'y napakabait na asawa at ama. Hanggang ngayon daw hindi pa rin maiisip ni Connie kung sino o ano ang motibo ng pagpatay sa kanyang asawa maliban sa inggit. Pero kung sino man daw iyon, hindi raw niya alam. Madalas daw kasing namanalo sa mga trans show ang kanya asawa at marami rin itong kliyente dahil hands-on kung gumawa ng mga kotse. Tatlo ang anak ni Hilario na pawang mga menor de edad pa lang. Lahat babae at daddy's girl daw, sabi ni Connie. Sa ngayon, sabi ni Connie, sa Panginoon na lang siya kumakapit. Naniniwala raw siya makakamit din nila ang hustisya, bagamat hindi ito agad-agad na mangyayari. Sa interview, makailang ulit na nagpasalamat si Connie sa VACC at sa PNP Antipolo sa suportang ibinibigay sa kanilang pamilya. Hindi pa raw niya alam ang gagawin pagkatapos ng libing. Rafi, ibilibing o inihatid sa kanyang huling hantungan itong si Hilario dakong alas 10 ngayong umaga at bilang simbolo ng kanilang pamamaalam at paghingi na rin ng hustisya sa kanyang pagkamatay, nagpalipad ng ilang pirasong mga lobo itong kanyang mga kaanak at iba pang mga nagmamahal sa kanya. Yan muna ang latest mula dito sa Antipolo City. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Sherry Ann Torres.